Mga taxpayer kong minamahal, I love you. I love you, love you, love you, mga ka-taxpayer ko. Ang ganda ng topic natin tungkol sa MMDA. MMDA penalties. Hindi lang MMDA penalties, kundi yung mga penalties na binabayad nyo sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa mga late payment ninyo sa City Hall. Pag-aralan natin, ito ba ay allowable deduction? Pag sinabi natin allowable deduction, pwede ho ba natin itong i-deduct sa ating taxable income para naman bumaba ho yung babayaran kong tax sa BIR? Sasagutin ko yun. Pero teka muna, ID muna tayo. So mga ka-taxpayer kong mahal, again, ang topic natin is kadalasan na tinawag, nire-reimburse na ng ang mga drivers natin. Lalo na yung maraming sasakyan dyan. Marami kasi kung nakikita sa financial statements, nilalagay sa miscellaneous expense yung penalty na binayaran ng driver, na ni-reimburse din ng driver dun sa kanyang employer na isang taxpayer tungkol ho doon sa kanyang gastos. Nahuli ng police, nahuli ng MMDA, nakapark sa illegal parking. O kaya, nato yung vehicle nung sasakyan ng taxpayer, nagbayad ng impounding, nagbayad ng toll fee. So, iisa-isahin ho natin sa araw na yan. Pero, pag-aralan muna ho natin yun pong rule ng MMDA tungkol dyan. So, pakita ko lang ho sa inyo, pinag-aaralan ko yung rule ng MMDA. Ayan ho yung rule. Punta kayo sa MMDA. Ayan, kung ano na lumalabas. MMDA ho yan. Pero ito ho yung rule ng MMDA, kung mapapansin nyo. Towing and impounding FAQ updated April 11, 2019. So, napakahaba ho nito. Bigyan ko lang ho kayo ng konting explanation. At napansin ko, meron hong mga loophole itong ating MMDA. Ito po yung number ko. Kung kailangan nyo ho akong tawagan, ayan po yung aking Globe and Smart numbers. I-text nyo lang po. Sorry ho, hindi kayo makakasali sa akin ngayon, pero susunod ho, maglalabas ho ako ng Google Meet para makapagsalita ho kayo at ma-interview ko naman kayo. Yun ho gusto kong mangyari, maging open ho tayo sa public. At ito pong video ito ay ilalabas ho natin sa YouTube at naka-live ho tayo sa ka-taxpayer Facebook account. Ayan, sa ka-taxpayer Facebook account tayo. So, ang nangyari ito sa anak ko So, nasira yung sasakyan ko. Mismong sasakyan ko, nasira. Okay. So, tumigil. So, natigil naman niya dun sa gilid. Sa kantong-kanto. So, kantong-kanto. Nandun yung MMDA. Tinitingnan siya ng MMDA. Hindi siya gumagalaw. Natural, lalapitan siya kasi bawal mag-park sa ano eh. So, una, tinulungan siya. Pwede bang ganito, ganito? So, hindi pwede. Eh, since yung sasakyan ko ay automatic, hindi siya pwedeng itulak. Mas maraming masisira doon pag tinulak eh. So, sabi ng anak ko, ay sige, ma-bossing, pwede ba tumawag na lang tayo ng tow truck? So, tumawag naman. Napakabuti nitong MMDA na nasa kanto ng Quezon City. Mawag na ano. Dumating tow truck. Yung tow truck na dumating, hindi ho, sa madaling salita, inappropriate doon ho sa sasakyan ko. Kasi ang gusto nung driver nung, pwede yan. Pag narinig yung pwede yan, mag-question na kayo kagad. Pwede yan. Paano naging pwede? Pwedeng hatakin. Teka muna sir, automatic yan eh. Pag inatak, mas maraming sira ang mangyayari dyan pag yan ay hinatak mo. So, pag hinatak mo yan, sigurado, imbis na 1,000, 2,000 lang gastos ko, magiging 50,000 lang gastos ko dyan. Okay?
So, hindi pumayag yung anak ko na, sabi ko sa kanya, anak, hindi pwede yan. Kumuha ka ng flatbed, ipatong mo, ipalagay mo doon yung sasakyan at dalin mo sa kasa, sabi ko sa kanya, kung saan ko nga ginagawa yung sasakyan. Ito ang system ng mga MMDA. Actually, ito tatandaan nyo. Binabasa ko to eh. Pag kayo ay nasiraan, okay, pag nasiraan ho kayo, maghanap ho kayo ng emergency bay. Doon ho kayo mag-park. Pag nasa emergency bay ho kayo, hindi ho kayo uhulihin. Kaya, kasi it's a place para doon ho sa mga nasisiraan. So, pag nasiraan ho kayo, huwag kayong po tatabi sa kahit saan. Kasi ho, titikitan kayo. Tama naman ho. Tama naman po yung MMDA. Titikitan kayo. So, lesson learned, pag nasiraan kayo, huwag kayong tatabi kung saan-saan, maghanap kayo ng emergency bay. Ang problem sa emergency bay, kung nakikinig yung mayor ng Quezon City, ay may nakaparking. May nakapark! Wala man lang nang huhuli sa Quezon City. Kakatukin ko yung utak ninyo. Pwede ba? Pwede ba? Yung emergency bay, pang-emergency. Okay, pag-uusana ninyong gamiting parking, lalo na yung mga establishmentong malapit dyan. Okay, so, intindihin nyo, may mga salbahe ding to truck. Hindi naman ho yan mga, mga government. Oy, lalo, masama kung government people yung nagdadrive ng to trucks. Ang tow truck ho, ang first 4 kilometers ho niyan ay 1,500. So, each kilometer, magdadagdag ho kayo ng 200 pesos. Napakamahal. So, dalawa ho yung impounding area. Isa ho dyan sa Tunasan, Marikina, at isa ho dyan sa HK Plaza sa bandang Pasig. Okay, Pasig ba yun? Mandaluyong. Mandaluyong. Okay, hindi ko alam kung saan yung HK Plaza. So, ito kayo. Ang problem kasi, mga mayor, ha? 17 ho kayo, mga mayors ng Metro Manila. Pwede ho bang i-revisit naman ho ninyo itong, ito. Medyo may mali ho dito, sir eh. Medyo may mali. Pwede ho ba ninyong balikan lang po? Kasi, ang rule ho is unfair and unjust. Okay. Ang sabi ho ng ating new civil code, the rule must be fair and promote justice. Ito hong rule ng MMDA, mga Metro Manila mayors, kayo ho gumawa nito. Paki-revisit ho ninyo. Kasi pag yung kotse o yung vehicle ay tumigil, okay, tumigil siya, nagda-drive ka, tumigil, walang gasolina, ang rule po ninyo, darating yung dalawa eh. Ang rule ho ninyo, itutulak ho yung kotse kung kaya. Hindi tutulungan ng MMDA, hindi. So, option lang ng MMDA kung tutulungan niya o hindi. Pero, ang sabi, itutulak nung may-ari papunta sa gasolinahan. Kung sang ilang kilometro yung gasolinahan, mahirap gawin yon. Okay? So, itutulak ng may-ari. Problema ng may-ari yon. So, kung hindi kayang itulak, darating yung tatawag ng tow truck, yung MMDA, ihilahin or ilalagay sa flatbed na isang trotak din yun papunta ng gasolinahan pag nawala ng gasolinahan. Napakagandang ano ho niya, napakagandang tawag nito because hindi profitable eh, hindi bayaran ng ano, fine talaga, nagkaroon ng obstruction eh. Napakagandang kaisipan, nawala ng gasolina, ang solusyon, tulungan natin, dali natin sa gasolinahan. Napakagandang action ho yun. O ngayon, susunod na action. The same vehicle, hindi siya nawala ng gasolina, nasira yung makina. Ang rule ngayon ng MMDA, pag nasira makina mo, dadaling ka sa Tunasan. May ticket na yung driver. Dadaling ka sa Tunasan. Pag dinating ka sa Tunasan, doon sa impounding area, magbabayad ka ng impounding fee. Yun ang nagiging problema. Walang fairness, walang justice. Isa na tinanong mo yun. Total, nasa ano na siya eh. Nasa tow truck na siya eh. Ang simple lang eh. Sir,
dadaling ka namin sa bahay mo. 1,500 per 4 kilometer, 200 pesos per additional kilometer. O mag-iingat kayo ha, may mga salbahe, sinabi ko na kanina, ang sisingilin sa inyo, 5,500, diretso pa sa impound. Kasi yung sobra doon, pinaghahatian nila. Mag-iingat kayo. Ang daming ganyang MMDA. Ha? Ha? Pinagkakaperahan yung... Ang salbahe nga, sir, eh. Nasiraan ka na, super stress ka na dahil nasiraan yung sasakyan mo. Ibigyan ka pa na additional stress, sir. 5,500. Mga bossing, hindi ho kami mga milyonaryo o bilyonaryo na yung 5,500 ay madaling kitain. Mga MMDA, sana nakikinig kayo. Magkaroon naman sana kayo ng pagmamahal sa bayan. Kami rin ho, nagpapasweldo ho sa inyo, mga taxpayer ho kami. Pakilagay nyo lang ho sa inyong kaisipan huli yan. Now, mag-ingat kayo sa 5,500. Maabot pa yan na 7,500. Okay? So, ingat, ingat dyan. Pero sinasabi ko nga, 1,500 per 4 kilometer plus 200 pesos each kilometer lang ko. So, tingnan nyo sa Google. Kung meron kayong Google map, tingnan nyo kung gaano kalayo yung point ninyo papunta ng point ng Tunasan or ng Hong Kong Plaza, kung saan man yung Hong Kong Plaza. So, magbabayad kayo nun. So, ano babayaran mo? Yung OTV, yung tinatawag, yung official ticket valid violation. Okay. May bayad na yun, yung driver. Tapos, mag-i-impound pa, bayad pa para dun sa kotse. So, dalawa na yung penalty ng MMDA. Sabi ko nga kanina, unfair. Why? Pag nawala ng gasolina, dadalin mo sa gasolinahan. Pag nasira, because sira yung engine, common sense, sir. Common sense. Nasira yung engine, saan dadalin, sir? Sa impounding? Mag-isip naman kayo, di ba pag nasira, may mekaniko ba dun sa impounding? Di ba pag nasira, dadalin mo sa repair shop, sa kasa, o kung saan yung repair shop, o kung walang repair shop, tanungin mo yung may-ari. Dali natin sa bahay mo. Total, magbabayad naman yan eh. Diba? Magbabayad ng towing fee. Wala na eh. Talagang ganun eh. Magbabayad eh. Pero, common sense, sir. Bakit mo dadala sa impounding? Diba? Yun yung unfairness. Pag nawala ng gasolina, huminto. Dadali mo sa gasolinahan. Pag nasira yung engine, dadali mo sa impounding. Eh, diba? Magbabayad yan ng impounding fee. Common sense, sir. Tapos, binigyan mo pa ng maraming trabaho yung nasa impounding. O mga mayor, sana naman nakikinig kayo sa akin. Ha? Nakikinig kayo dito. Kasi ang natatamaan dito, taong bayan eh. Eh, siguro sa tanang buhay nyo, kayong mga mayor, sorry ha, ni hindi kayo na-impound eh. Kami na-impound kami, sir. Mga sasakyan nyo, puro bago. Kami, sir, luma sasakyan namin, sir. Ha? Luma ang mga sasakyan namin, kailangan lang namin magsasakyan dahil naghahanap buhay din kami. So, paki-revisit lang po ninyo yung rule. Ito ho yung rule. Binabasa ko eh. Okay? Ngayon, dahil mga, ang, ano ko eh, pang tax specialist ah, tatanungin ngayon sa akin, sir, yung bang binayad sa MMDA, dalawa binayad eh. Yung binayad na penalty sa MMDA because nag-violate ka ng MMDA rules and regulation. And number two, yung binayad mo sa tow truck, eh, deductible expense ba yun? Yun yung tanong eh. Yung binayad mo sa tow truck, deductible expense po yun. Because, kung kotse ng sasak, kotse yan ng ano, vehicle yan, ng truck yan, ng tax, ng business o ng company, at nangyari yan during the operation, during the furtherance of the business, nagdi-deliver ng goods, o kaya may appointment yung vice president na siraan, na to yung sasakyan, yan po ay allowable deduction. Because nangyari during the performance of official duty noong empleyado ng company. Pero, yung MMDA penalty, hindi pinepenalty yung corporation o yung may-ari ng corporation o ng business, ang pinepenalty yung taong nagkamali. Hindi, in this situation, ang nagkamali, yung driver. So, hindi yung corporation o yung may-ari ang nagkamali, yung driver. So, it's a
personal mistake. And a personal mistake, hindi ho pwedeng i-deduct doon sa gross income or taxable income nung pong may-ari o nung korporasyon. So, yan po ay disallowed expense. It is an expense but disallowed. So, kailangan mo rin siyang i-record sa iyong books of accounts at i-record din yan sa iyong income statement as a disallowed expense. Kaya merong accounting title. Makinig kayo mga accountants, ha? Meron hong accounting title na ang tawag ay disallowed expense. So, lahat ho ng mga disallowed expense dyan, dyan ho inilalagay. For example, nagpunta ng kabaret. Yung engineer, di ba? Gumastos sa kabaret, nagbigay ng tip, inom ng alak after office hour. Kumain ng kung ano-ano after office hour. Ay, kabaret yun eh. Hindi naman negosyo ng ano ng corporation yung magkabaret eh. At hindi kaya ng corporation magkabaret. Ang nagkakabaret, yung tao na empleyado ng corporation. Pero since yan ay isa sa mga prohibited acts natin at hindi pinopromote ng government yan, so hindi yan pwede. Isa pa sa mga pumapasok sa disallowed expenses ay yung sugal. Ah, pag natalo ka sa sugal at ang ginamit mong pera ay yung pera ng company na dispalko mo, oh, hindi pwedeng maging allowable deduction yan. So, MMDA penalty is a non-deductible expense but still expense po yan. So, yan po mga ka-taxpayer, kung mahal, sana po ay meron kayong nakuha kahit na katiting dito ho sa ine-explain natin sa araw na to. So, magkakaroon pa rin ho tayo ng may mga question pala rito na pwede natin ipakita. Paano po kung hindi na kaya umabot sa emergency bill? Yun nga ma'am eh, nandito si Dina Molo Kasaol. Definitely ma'am, pag hindi kayo umabot sa emergency bay, may penalty talaga. Ito to. So, kailangan lang ho nating magsama-sama, mag-unite tayo mga taxpayer sa buong Pilipinas. Hindi naman, dito lang sa Metro Manila. Pakiusapan lang natin to mga mayors na to na pwede ba tulong, hindi kotong ang gawin sa mga businessmen. Kahit na sino sir, nasiraan ka na. Nasira engine mo. Dadaling ka sa tunasan. So, may penalty na nga yung driver, may penalty pa yung sasakyan. Hindi ba pwede nating tanungin na lang? Kasi we are a government eh. And we deliver services to the Filipino people. Huwag mo nang dagdagan mga mayors kung minamahal yung problema ng taong bayan. Kung makakatulong ka from the very point kung kailan saan nangyari yung problema, tumulong na lang ho kayo. So, nakikita ko ho itong inyong rules and regulation is contrary ho sa public service. Itong nangyayari ho is business service. So, iwasan ho natin yun. So, maraming hong salamat. Andi dito si Mau. Andi dito rin si Anthony. Mau, maganda siguro, Anthony, one of these day, gagawa ako ng Google Meet tapos mag-i-interviewan, magkukwentuhan ho tayo para ho, yung experiences ho ninyo, katulad ni Mau, napakadaming experiences nito. Gustong-gusto ko itong interviewin, lalo na yung nangyari sa kanyang encounter with the gangster daw ng mga BIR officials. Okay? So hanggang sa muli, pagkikita natin, mga minamahal kong ka-taxpayer. So, meron ho ito sa YouTube, ha? Gusto ko lang pakita sa inyo kung anong YouTube ho yan. Ito ho yung YouTube natin. Ayan. Diyan ho ninyo makikita ho yung aking ginagawa. At naghahanap ho ako ng interns. Teka lang. Ay, naghahanap ho ako ng interns. Kung itong video ito ay makakarating ho sa Mindanao, Visayas, at sa iba-ibang probinsya ng ating bansa. Gusto ko hong tumulong sa mga samahang magsasaka na binigyan ho ng lupain ng ating gobyerno nung panahon ni Presidente Corazon Aquino at Presidente Fidel Ramos. Nag-distribute ho yan ng sangkatutak na lupain. Na yung lupa ngayon ay matataas na ho ang presyo. Mataas na. So pinag-iinterasan ho yan ng mga politiko at nung... Sorry ho sa mga city at saka municipal assessors or provincial assessors.
Mga nababalitaan ko ho namin na kayo ho yung nangunguna. At saka yung registry of deeds. Nangunguna ho kayo na lokohin ho. Ha? Hindi naman lahat. Iilan lang siguro ho sa inyo. Yung mga samahang magsasaka. So kayo ng mga samahang magsasaka o kayo pong nakakakilala sa mga samahang magsasaka, nabigyan ho ng lupa sa agrarian reform. Tutulungan ko ho kayo, sir, bossing. Hindi ko lang kaya talaga ang logistic, pero kaya ko ho yung utak. Kaya ko ho yung paggawa ng mga dokumento. Kailangan ko ho ng mga interns, logistic. Alam ko si Angeline, nagtataas ng kamay. Angeline, ayusin mo na yan sa panggisan yan, sinasabi ko na sa'yo ngayon. Ayusin mo na at nakaalalay ako sa'yo. Alam ko, gusto mong kumita para dyan sa anak mo. Kikita ka. Okay, wag lang malakihan. Ha? Maging, doon lang tayo sa konti. Okay na yan. Damihan mo na lang. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, again, peace and happiness be with you for life. Abangan nyo yung ile-lecture ko. Taxpayer Bills of Right at saka yung Miranda Right. Ayan. See you later, mga ka-taxpayer kong mahal. Thank you.